Ayan kung ako ra kay may fire dancing ang GFF naman may glass on fire dancing sa fire. Grabe yung performance nila, maapoy. Maapoy yung mga baso. Pero kung puti sa luma, delikado yun. Kala ko nga hindi ko hindi na. Oo, hindi na kayo kailangan. Ayan, palakpak naman sa Panginoon! Okay! Wow. Ayan! Kapos na ang Carlos de Detroit. Ayan, susunod na ang. Tawagin naman natin ang magpapresent ng kanyang talent para sa Lord, ang Dagupan Division! Palagpag naman para sa Lord. Palagpagan naman natin sila para
Sa sample? Just a sample of announcement regarding those students. Sino yung nasa campus? How many of you are in the campus? Raise your right hand. The right hand there. High school students, college students, nasa kamay. Yeah. Sino ang nasa isang university, for example, sa Tagupan, sa Yupang, nasa kamay? Yupang. University of Pangasinan, Lyceum Northwestern. Good. UL. Lights up, lights up please, para makita. High school students. Sino mga high school students? Raise your hands, please. Yeah. Are you studying in Pangasinan? Any schools or in Pangasinan? No. This is for you. Because we will be opening our campus ministry. You like that? You see that? Okay. Because this is one of the goal for the national, actually, the gate from our national youth director. So, campus ministry, we will be forming a youth groups to be found, of course, in the universities and schools. Youth group. So, this is where you will evangelize and do the mission. Gawin na natin yung nararapat. Nasa ministry na tayo. I-apply na natin itong ibig na ito. Evangelism, discipleship, and ministry through campus ministry. Now, identify nyo kung sino yung mga magkakasama sa isang school. Okay? Within Pangasinan. Okay? Yan ba, magkakasama sa Yupang, mag-form kayo ng group within that group and do a small group muna. Kayo-kayo muna yon. Then, you will do evangelism. Kayo, mag-strategize tayo during the yung group niyo, your meeting. Mag-set kayo ng day o isang araw sa in a week for you to have a cell group meeting in a university, in your school, or in your campus. Okay ba yun? Do you like that? Because this is one of our hindi pa ito actually na i-proclaim o na i-announce, but then we have a letter coming from the National Youth Director. This one. Okay? So, isa yun, campus ministry yung patatatagin natin. Pero wala tayong campus ministry. High schools, mag-form kayo ng group. Okay? Mag-form kayo. Magkita-kita tayo. Huwag lang yung puro pag-break ninyo is you do anong ginagawa. Okay? Mag-set kayo ng time for you to have a meeting. Kahit 1 hour in a week. 1 hour in a week. Mas para mas good din yung mga YPs, young professionals. Sinong young professionals nito? Nasa kamay. Any those who are working now, working. Yeah. Tulungan nyo yung mga students. Help our students to build their group in a campus. In a campus. Pasukan na sa June 3. Sa iba, sa mga college, 10, June 10, or iba is June 17 pa. But then, mag-start tayo ng campus ministry. Because this is one of our goal, this is one of our mission. Kung nabagit na sa inyo, 20, by 2020. Yan? 20. Magdagdag tayo ng 20 persons or 20% ng attendance by yearly. Hanggang maris natin yung 2020, magkaroon tayo ng additional 20 churches in 2020. Yan. So, by that, because tayo yung mga nasa, sabi na, mga students, mga
mga young people, nasa front line na ganyan. Nasa front line na palagi na church. Pag walang kabataan sa church, parang boring. Diba? So, tayo ang magdadala niyan. Tayo ang mag-minister sa campus. That's why, from now on, this coming school year, we will strengthen our campus ministry. Amen! Payag pa kayo? Huwag lang po mo, hallelujah. Kailangan gawin na natin yung nararapat. Buhay ng Kristiyano, hindi lang hallelujah yan. Hallelujah. Gumagawa din yan for the Lord para ma-evangelize yung mga lost souls in your campus. Because in the campus, this is where future leaders. Nalalabas mo ang future leaders. Diyan magagaling yung next president, next, mga malalaking kumpanya, magbibigay ng sarili ng company. Doon, eh kung may mga leaders tayo na nalalabong in the campus, we will give the glory, not for ourselves, but the glory belongs to God. Because the campus is for the Lord. Amen? Amen. Start right now. Mag-formulate kayo ng mag-strategize kayo yung mga magkakasamang school. Mag-strategize within your school lang. Huwag kayong lalabas. Within your school, kung sino yung mga klasa niyo, invite niyo to have a cell in your own campus. Just 1 hour in a week. Pwede niyo. How many of you would like to be an evangelist in campus? Nasa kamay? Mag-share. Gusto nang mag-share sa mga campus? Nasa kamay? Kailangan matatagal, madoble yung ating passion for the lost souls in the campus. Amen! Parang kung walang reaction, di ba? Gising pa ba kayo? Yun ang trabaho natin. Para akayin natin yung mga klase natin na campus. Huwag lang akayin na yung punta tayo sa church. Hindi. Within yung campus mismo, tayo muna mga Kristiyano magsama-sama doon and then from that, mag-invite kayo. Gusto niyo ba yan? Amen? Dito, gusto niyo yan? Amen. Sino ba nag-aaral sa public schools? High schools? Nasa kamay? Ano ba na? Ano kayo mga ano? College? Patas ulit para makita ko. Unless nasa ibang ano kayo, outside Pangasinan. Pero hindi kami yung controlled na okay na. But within Pangasinan, maraming college siguro na lang ang universities. Meron din sa Magdaleta, yung mga colleges dito. And magre-report tayo. Sabihin nyo sa akin kung may mga report na may group doon. And then, di-visit akin natin. Okay ba yan? So, thank you and I hope and magkaroon tayo ng ganitong vision na mapapunod pa ating word for the Lord because we want to glorify God. Amen! Let's give the Lord a big hand. Sa ating building gates, magkakaayaw na.